pa nakulong. Kaya nga po sana, pwede ho ba akong mag-request na sana po may makulong para may sampula. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, suportado ni Senador Rafi Tulfo ang budget ng DMW o Department of Migrant Workers. Sa pagdinig sa Senado, ayon kay Tulfo ay gusto niyang may makulong na taga-Dole dahil hindi naman umano ginagawa ang kanilang mga trabaho. Of the Committee on Labor, I am fully supporting 100% the budget for 2024 for the Department of Labor and Employment. Ibig sabihin, walang kaduda-duda, full-out support po ako. Pero ang tanong ko dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as a warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage. Ito pong ibig sabihin to mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala pa. Dapat po may Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong. Dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-Dole. Dahil hindi lang ginagawa kanilang trabaho. So, question rin ni Senador Rafi Tulfo kay Senador Loren Ligarda na patawan agad-agad ng parusa ang isang employer na hindi compliant sa minimum wage law sa oras na makapagpakita ng matibay na ebidensya ang isang manggagawa laban sa kanila. Ayon kay Senador Tulfo, animoy bungal ang ating batas sa labor sapagkat hindi ito kinakatakutan ng mga tiwaling employer dahil kulang sa implementasyon. Dapat daw ay may makulong na employer para masampulan ang mga walang puso na nagpapatrabaho. Na employer hindi po nagbigay ng minimum wage at meron pong nakulong. Hindi po ako nabibiro, seryoso po ako ha. Gusto ko po by next year, meron pong employer na hindi po nagbibigay sumusunod doon sa minimum wage law na ina-underpay yung po mga manggagawa niya. Bigyan niyo ako ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagalaiti. I'm very sorry to say that right here, right now. Dito na sinagot ni Senador Loren Ligarda na hindi niya maipapangako na may maikukulong sa susunod na taon dahil isang kasinungalingan umano pag sinabi niya na may makukulong na employer. Aniya, pareho ang kanilang advokasya pagdating sa manggagawang Pilipino. I think all of us here, whether elected or appointed or working in a bureaucracy, share the same advocacy for workers' welfare, for giving them what is due them, for compliance with the minimum wage, which is already so minimum and not a living wage. Yes, so I speak for them, even if a secretary is not here anymore now for a very urgent personal reason. Yes, to the best of their ability, they will, but clearly we know that it would be the DOJ. They must file the case there, no? And how can I, a sponsor of the budget, and they watch over the courts to ensure, because I cannot promise you, Your Honor, that as I sit here next year, if I'm still the chair of the budget of DOLE, na may nakakulong ng isa. Because you will say that I may be lying if next year walang nakakulong. Okay, pero I cannot answer you, sir, in the affirmative to say, I promise you when the budget comes here, may nakakulong. I as budget chair cannot do that. Yes, ma'am. But we share your advocacy. You're not alone in that fight. We all share the advocacy for workers' welfare and giving them. Samantala, panoorin at pakinggan natin ang nanahimik na si Senador Rafi Tulfo sa mga sinabi ni Senador Loren Ligarda. Panakulong. Kaya nga po sana, pwede ho ba akong mag-request na sana po may makulong para may sampulan. Put in record as vice chairman of the Committee on Labor, I am fully supporting 100% the budget for 2024 for the Department of Labor and Employment. Ibig sabihin, walang kaduda-duda, full-out support po ako. Okay, maraming salamat po, Mr. President. However, sa chair ng committee ng Department of Migrant Workers, at alam ko po na sa puso niya ay talagang nagbibigay ng protection sa ating mga manggagawa, at inaantabayanan ko po ang kanyang mga katanungan na sigurado akong makakatulong para pang mapaganda palalo
ang budget ng DOLE. Tama po kayo dyan, Mr. President, Madam Sponsor. I've said it so many times, but I'll say it again anyway. Ito po yung sinasabi ko, he was less in life, should have more in law. Ibig sabihin, yung mga maliliit at kapuspalat na yung mga kababayan, sila dapat magkaroon ng mas malawak na proteksyon sa ating batas. At sino po itong mga kapuspalat na kababayan? Sila po yung mga below minimum wage at hindi nakatanggap ng sapat na sweldo mula sa kanilang mga employer. At kapag sila po ay nagsampa ng reklamo, nababaliktad pa sila karamihan. And there are times na sila po ay nananalo, pero paper victory lamang ang nangyari at hindi lang natatanggap yung kanilang panalo. So having said that, ang question ko ngayon para sa mga taga-DOLE, ano pong polisiya you have put in place to ensure na wala na pong mga manggagawa na makakatanggap ng below sa minimum wage? Kasi batas po natin yan. Yeah. And yet, every day, even while we speak, doon po sa Action Center ko, sa TV5, meron pong mga nakapila doon dahil hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo at benepisyo. Ibig sabihin, meron po tayong minimum wage, below minimum po ang binibigay sa kanila. Karamihan po sila mga factory workers, sila po yung mga security guards, sila po yung mga bodegero, sila po yung palaging naapi. So, meron po ba tayong pulisya na para matigil na po ito at maging patas na po ang batas? Alam po natin na kailangan tagala, pinapatupad ang ating minimum wage. Ang ginagawa po ng DOLE ay by inspection. Alam naman po natin na hindi kaya naman inspeksyonin lahat sa buong bansa. So, ako po ay magpapakatotoo na meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa NCR as sa lahat ng regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang na-inspect at may technical and advisory visit. Yun po ang ginagawa nila, labor inspection and technical and advisory visit. Lahat po naman ay dapat sumusunod ng ating mga batas. Alam natin, ang minimum wage nga ay dapat taasan pa nga, pero hindi pa na napapatupad yon. In the meantime, all they can do and what they're doing is inspection and technical and advisory visits. At meron po silang, mahaba po ito, we can give you a copy of the targets per region and their accomplishments per region. Kahanga-hanga po yan, Madam Mr. President, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage? Ito pong ibig sabihin to mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala pa. Eh, dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong. Dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-DOLE. Dahil hindi lang ginagawa ang kanilang trabaho. Kala ko ba ay kayong tutulong sa budget? Bakit tutulong sa budget. Pero it doesn't mean na okay, tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Hindi so, naman po. I'll okay give them the budget that they require. Yes. I'll give it to them full support. Pero kapalit niyan, gawin nilang trabaho nila sure para sa mga maliit natin kababayan. Opo. Sinabi ko po, ang kanilang ginagawa ay visits and compliance visits. Nagbibigay ng abiso. Sabi nga nila, may mga hindi nagko-comply. So may compliance orders kayong ginagawa. But they were very, opo, very honest to say, sa kaalaman nila, wala pang nakukulong. Wala pang nakukulong. Kaya nga po sana, pwede ho ba akong mag-request na sana po may makulong para may sampulan. So yung mga pong mga yes sabi niya mo, Madam President, Madam Sponsor, na na call attention na, pwede bang bigyan niyo ako ng kopya para ako na po magpa-follow up to make sure na talaga matutuluyan okay yung mga kumpanyang yun at makasuhan. Kasi hanggat wala po nakasuhan, ang tingin nila sa batas natin is bungal. Kumbaga, walang ngipin. So dapat lagi nating ngipin ang batas. At ako po ang pwede maging magsilbing ngipin. Okay lang po sa akin, mag-alit okay sila lahat. Basta I'll make sure na yung batas ay ma-implement. At that's the reason, to be honest with you, Mr. President, Madam Sponsor, that's the promise I made to the mga manggagawa
during the election na pagdating ko po dito sa Senado, ako po, sila po ay magkakaroon ng boses, lalo na po yung mga palaging naapi ng mga magagawa at hindi nabibigyan tamang mga sweldo at benepisyo. I'll be the voice for them. Okay. And I'm just doing what I promised them. Bibigay ko po sa inyo ang matrix po nila ng minimum wage, rate of compliance to the minimum wage. January to September of 2023, ang kanilang inspected establishments. Opo. At ang compliance rate ayon dito sa datos ay 93.50. Opo. Ang ating talagang, it is our desire that everyone will comply with this. Opo. Maliit na nga yung minimum wage, ay kailangan mag-comply lahat. Kulang na nga po kung tutusin, tama, kulang I agree with kulang. You. Kulang, yes. Kaya, so, in fact, I made this suggestion last year. Mukhang mabilis mag-oo yung mga taga-Dole, pero hindi naman ginagawa. Suggestion ko lang to. Humble, in my humble opinion, it will be better kung magpa-skill po sa lahat ng establishment, especially sa mga factory, sa mga security agency. Sinasabi doon na ito yung minimum wage para sa lugar na ito, meron. At ito yung mga karapatan, right? Ng mga manggagawa, at kapag hindi nasunod, yes, ito, meron hotline na pwede nyo tawagan. At syempre dapat yung hotline na yun may sumasagot doon. Eh wala pa rin pong gumagawa ng ganon. Ginagawa po nila, meron po ayon po sa Dole, ay nagpapaskill po sila ng hard copy. Na, po hard copy, sana yung parang ano ba, karatula. Na, yes, yun nga po, hard copy. Oh. Na poster sa mga establishments. Wage, yes. Not only minimum wage, but also overtime pay, holiday pay, exactly, and other benefits. At sa baba noon, may nakalagay na hotline na, yes, pwedeng tawagin. Yes, meron hindi, po yun. Kasi po, sa ano yung work area, ang nangyari po kasi, karamihan, sa halimbawa galing ng probinsya, pupunta dito sa Maynila, hindi nila alam magkano minimum wage. So kung ano sasabihin po sa kanila ng kanilang employer, tinatanggap nila kapit sa patalim. Pero kung meron pong karatula doon, ay, ito pala yung minimum wage sa Maynila, ito pala yung makarapatan ko, dapat pala overtime bayaran, night differential dapat bayaran, etc. So, hindi nasusunod. Yeah. Oh, kailangan pala, may payslip. Eh, hindi nasusunod yung, hindi nabibigay mga karapatan ko yan. Then, yes, nandun yung cellphone number na pwede nang tawagan. Meron po silang ginagawang ganun, meron, ayon po, okay, sa Dole. Alright. Ay ginawa po nila. Okay. Hindi lang nga yung minimum wage, kundi yung mga benepisyo. So next budget hearing sa 2024, gusto ko po, meron na pong nakasuhan na employee hindi po nagbigay ng minimum wage at meron pong nakulong. Hindi po ako nabibiro, seryoso po ako, ha. Gusto ko po, by next year, meron pong employer na hindi po nagbibigay, sumusunod doon sa minimum wage law, na ina-underpay yung po mga manggagawa niya. Bigyan niyo ako ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagalaiti. I'm very sorry to say that right here, right now. Kailangan po merong isa masampulan. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, ka-abangers!